Actually, this is my first time to vlog motorcycle tips, especially about any ideas kung paano o anong mga magandang idadagdag or i-improve ng motorcycle natin. So, for today's video, I would like to teach kung paano maglagay ng filter sa duct ng ating motorcycle. So, first step is tatanggalin muna natin yung mga bolt, yung tatlong bolt dito. In case, or in my case, pinalitan ko na kasi ng yayamanin bolt dito sa akin. So, gagamit muna tayo ng 4mm na wrench or Allen wrench. So, simulan natin. Mahirap isa kasi wala akong camera stand. Pagtsagaan na natin mga paps. Pero in my case, natapos ko na kasi yung ikat yung duct filter. So, ito yung ginawa ko. Ayan na lang. Natiwasan lang ako na, yan na lang, sayo naman. Yan na lang. Salamat. So, yan. Isa na lang. So, pasensya na mga paps kasi Bisaya ako. Hindi ako sanay mag-Tagalog. So yan, tatanggalin na natin yung cover. Tapos ito lang yung ginawa ko. Ginamitan ko ng scoring. Ano ba to? Scoring pad na nabibili lang sa mga mall or sa mga kitchen supplies. So ang ginawa natin is kinabit natin yung scoring pad. Actually, medyo malapad to, kaso kinat natin para maghulma dito sa may bandang bilog ng ano. Yan po yung itsura. So, ang purpose nito, ginawa ko to is para ma-filter yung hangin na pumapasok sa loob ng crankcase natin, kasi napapansin ko kasi is mabilis madumihan yung loob ng click, especially dito sa motor na to. At napaisip ko nung tiningnan ko sa ibang brand, is especially sa aerox or sa ibang Mio pa yata, sa kanilang dito sa may drive face nila sa bandang pulley is merong filter doon sa duct, which is very helpful para ma-maintain yung cleanliness sa loob ng crankcase natin para hindi madaling magingay. So napapansin ko sa click, mas mabilis kasi siyang magingay kahit bago pa siya, kasi walang filter yung kanyang duct, especially dito sa ano, sa may drive face na duct. So ito yung naisip kong idea. At para sa akin, mas magandang gamitin yung scoring pad na panglinis ng mga kaldero o plato, kasi matigas siya, mabilis lang siyang ma-install dito sa loob. Kasi kung gagamit ka ng ibang ano, ng ibang filter, ano pa bang pwedeng magamit, yung mga tela or mga ano yung ginagamit ng mga babae, kalimutan ko. Mas mahirap kasi yun, kasi parang tela, hindi mo ma-i-install dito, hindi mo ikakabit kasi malambot. Paps, no? Diskarte na lang natin kung paano ito may install lang maayos. Basta, ang importante is nakahulma siya dun sa bilog para mas napifilter talaga yung hangin na dadaan dito. So, ibabalik na natin. Yan.
install muna natin yung mga screws. Tapos na siyang ma-install, subukan nating pandarin, baka nakatulong din sa pag-minimize ng noise dito sa ating panggilid. Saglit lang. Kumpara nila lang sa inyo yung hindi ka pa nakapaglagay, kung mas tahimik ba siya kumpara sa hindi pa nilagyan ng filter. So ridesafe mga paps, at lagi natin tatandaan na mas mahalaga pa rin yung kaligtasan natin kaysa sa pagpapalakas o pagpapugil ng motor. So ridesafe, and don't forget to like and subscribe my channel.